Welcome back mga kwentuhan. Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Kakatapos mo lang ba kumuha ng boss or cross training? Ngayon, gusto mo nang mag-apply as a police officer. Okay, kaya lang may isa kang wino-worry. Yung interview. Natatakot ka ba? Baka hindi mo maipasa interview? Baka hindi mo alam kung ano itatanong nila? So, panoorin po and tapusin nyo po itong video na to. No? Bigyan ko lang po kayo ng idea. No? Paano po ba mag-prepare? No? Sa isang job interview, lalo na po sa health and safety as a new safety officer. So, dun lang muna tayo mag-focus sa mga entry level like SO1 and SO2. So, again, ako po ulit si Reg Basco. Pagkwentuhan po natin. No? Ano ba yung mga pwedeng paghandaan? Ano ba yung dapat i-consider once ikaw po ay magpe-prepare sa isang job interview as a new safety officer? Tara po, magkwentuhan po tayo. Bago po tayo magsimula, no, sana po i-consider nyo rin panoorin yung iba pang in-upload ko na videos, lalo na po sa mga tulad po ninyo na kakatapos lang ng BOSH or COSH training po natin. Ayan po, check nyo rin po yan. Ngayon, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng content, please huwag nyo pong kalimutan i-follow, okay? And mag-subscribe sa ating pong mga social media accounts na nakikita po ninyo. Nag-upload po ako regularly, no, ng mga safety videos. Baka po makatulong sa inyo kahit papano. So, follow po and subscribe na lang din. Ngayon, no, natapos ka na ng training sa BOSH and COSH. Sobrang excited mo na, no? Alam mo na yung basic pagdating po sa health and safety, no? Ngayon, trinay mo mag-apply, okay, nag-prepare ka, tapos may kumpanyang tumawag sa'yo ngayon. No? Interview mo na bukas, no? Di panic mode ka ngayon, no? How do you prepare, no? Pag sa isa pong job interview, lalo na pag ang in-apply mo ay isang entry level pa lang po, like S1 or S02 as a safety officer. O alibawa, kayo po ay natawagan na sa isang interview, ito po yung ilan sa mga tips na mabibigay ko po sa inyo. No? Number one, immediately prepare nyo muna yung mga materials na kailangan ninyo. Okay, for example, number one, resume. Maaaring nakapagsubmit ka na po ng updated resume, pero sana po mag-print ka pa rin ng hard copy. I would suggest kahit 2 kopya sana. Okay, wala naman sigurong mawawala kung sasobrahan natin. Okay, so mag-prepare ka pa rin. Kahit nag-submit ka na ng documents, email, or files sa kanila, magdala ka pa rin ng hard copy ng iyong resume, no? And another thing, yung mga certificates. Kung ano-ano mang certificates meron ka, yung mga sinend mo sa kanila, yung BOSH or COSH certificate nyo, okay, ipa-photocopy nyo yan. O meron ba kayong mga skills certification? Or even yung mga diploma po, no? Yung mga files na pwede nyo i-consider, okay, sa pag-apply. Lalo na as a new safety officer, no? Siguro, suggestion ko na rin, dalhin nyo rin po yung original. No? I-prepare nyo na rin po, pati original copy. And, syempre, yung mga photocopies. Mas maganda pa rin yung sigurado. At least, alam nila na naka-prepare tayo. Okay? And, another thing, ID. Huwag nyo pong kalimutan magdala ng ID. Kasi usually po, yung ibang mga companies, no? Sa mga building nila, sa guard pa lang, minsan, baka ma-hold ka na, may problema ka na kagad dun sa ID. Hinahanap kasi yan minsan, nagiging problema ko po yan. Kahit hanggang ngayon actually, pag may naiiwan akong ID. Okay? So, make sure po na dala nyo yung mga bagay na yan. Kasi kung dyan pa lang, naku po, masisira na agad yung focus nyo dun sana sa talagang goal natin, which is to pass the interview. So, prepare po kayo ng ID, mag-print po kayo ng resume, and of course, bring the original certificates kung anuman mga meron ka dyan, and of course, photocopies po nung mga yon. Paghandaan nyo po kagad. Ngayon, na-prepare mo na yung mga yon. Of course, pag pumunta ka sa isang job interview, mag-ready ka rin, no? No? Ng iyong tamang susuotin. Okay? Be presentable. And I think, alam nyo naman na ibig sabihin nun. Being a safety officer po, actually is a respectable job. No? Because you will be required to handle people. Even sometimes, even supervisors, no? Kailangan nyo makipag-uusap sa mga yan, makipag-coordinate. So, kung paano kanila unang makita how you handle yourself, napakalaking bagay po niyan. Okay? So, dress neatly and of course, dress confidently. Kung anong komportable ka, no? Na may presenta mo yung sarili mo ng maayos. Okay? So, huwag nyo kalimutan. Okay? Simpleng bagay po yan. Sir, sabi ni iba, sir, daanin ko nila sa interview. Okay, nandun na tayo, no? Pero siguro naman, hindi naman po makakasama kung tayo ay magsusuot ng tama, no?
pagdating po sa isang job interview. And next, no? Of course, binigyan ka na ng time. Halimbawa, sinabi, job interview nyo, 10 o'clock. Kung pwede nga lang, 9 o'clock. Or mas maaga pa, nandun ka na. No? Agahan nyo po umalis. Remember, lalagpasan nyo na yung isang pinakamahirap na step, actually yung matawagan ka for a job interview. No? Ngayon, natawagan ka na, hindi po lahat nasaswertihan na may ganun, ano? Huwag nyo pong hayaang masira yon dahil late ka. No? Huwag nyo pong iisipin na kalkulado nyo yung time. Nasakto kayong dadating. No? Magbigay po kayo ng allowance. One hour before, or if not, kung kaya pa nga, more than 1 hour. Nandun ka na. Para kung magkaroon man ng kahit anong aberya, bigla ang traffic, o kung ano man, biglang umulan. Okay? Yung mga ganun ba, no? At least meron kang konting allowance. Okay? So I would suggest, no? Agahan mo yung pagpunta ahead pa dun sa binigay na oras po sa iyo sa job interview. O ngayon, nandun ka na sa venue. No, dala mo na yung mga documents mo, naka-ready ka, maayos yung pananamit mo, ready-ready ka na sa interview. Ngayon, bigyan lang kita ng tip. Hindi mo alam kung paano mangyayari sa interview eh. Maaring magustuhan ka nila, maaring tama lang pag-isipan pa nila, or maaring on the spot sabihin nila na hindi ikaw yung qualified na aplikante. Okay? Basta, regardless po kung ano man yung mangyari ha, huwag niyo pong kakalimutan, be respectful. Okay? Sino man yung makaharap niyong mga tao, be respectful. Again, huwag niyong kakalimutan na, alam niyo yun, ang daming gustong matawagan eh. The fact na nandoon ka, okay, binigyan ka nila ng time. No? Pinaglaanan ka ng oras, I think that is enough reason no, na at least irespeto natin sila regardless kung ano man yung maging outcome ng interview natin. And malay nyo nga eh, hindi man ikaw yung natanggap that day, eh matumatak sa kanila. Paano mo i-handle yung sarili mo? Paano ka naging polite? Paano ka naging respectful? Eh baka matawagan ka pa rin later on, di ba? So, nothing to lose. Wala naman siguro magiging masama, no? Kung magiging marespeto tayo sa mga makakausap natin, kahit ano pang reason, kahit ano pang ugali nung humarap sa inyo, suplado, pilosopo, sobrang technical na tao, kung sino pa yan, be respectful. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Ayun, depende po sa kumpanya. No? Sino bang mag-i-interview sa'yo? May mga kumpanya po na isang interview lang, tapos pasukan na kagad, or maaring hindi ka na kagad tanggap, may ganon. No? Isahan tao lang. Pero mag-prepare po tayo sa tatlong posibleng interview na harapin nyo that day. Again, sinasabi ko, posibleng tatlo, posibleng marami pa, pero usually may tatlong taong mamimit, depende sa kumpanya. Ang unang haharap sa inyo, sigurado po, is yung representative po ng HR. Okay? So, si HR po, ang pinaka-role po niya is salain muna, no? Yung pinaka-initial qualification ninyo. Educational background, no? Yung inyo pong yung simpleng approach ninyo, paano kayo sumagot? Okay? And may tip lang ako konti ha. Ganito raw po kasi yon, sabi nila, no? Pag tinanong ka raw ng Tagalog, Tagalog ang sagot. Pag tinanong ka ng English, naku po, kailangan nyo mag-English. Okay? Kinukonsider nila yon. Okay? So again, remember, wala pa kayo dun sa technical na tao, nandun pa tayo sa HR, yun yung mga unang chinecheck. Of course, as a safety officer, kailangan kaya nyong gawin yung mga yun eh. No? Even yung pagsalita po ng English, it could be uncomfortable for most people, but kailangan yung harapin yun. Okay? So, ganun po ah. And usually, isa po sa mga pwedeng itanong sa inyo ni HR, kaagad, is yung rate. Pag dun pa lang kasi medyo hindi na kayo nagkasundo, no? Posible kasing dun pa lang medyo meron na kagad negative point. So, bago kayo pumunta ron, isipin nyo na sa sarili nyo. Ano ba yung rate na papayag ka? Okay? So, dito medyo tricky. By the way, may ginawa po akong video dyan. Kung gusto nyo i-check, ano bang mga rate ng safety officers, check nyo na lang din po doon. Nagbigay ako ng ideas doon. Okay? Ngayon, ganito. Huwag ka naman tatanggap syempre ng sobrang baba na ayaw mo naman, yung hindi ka masaya. Okay? And of course, huwag ka rin naman hihingi ng sobrang taas. O, try mong ano. Again, it's up to you eh. Ayoko magbigay ng amount, it's up to you. Ano ba yung medyo masaya ka? Okay? Tip lang po. Ako nung nag-a-apply ako, lalo entry level pa lang ako noon, bagong-bago pa lang, wala experience sa safety, lalo na sa field na pupuntahan ko, medyo bago pa ako.
medyo hindi ako naging maselan sa rate that time. Kasi sabi ko, ang goal ko is makapasok muna. Tapos, yung unang apply ko, at least man lang tumagal ako kahit papano 6 months. Hindi ako aalis nang walang 6 months. Yun yung nasa isip ko. Kung ano man yung mapirmahan kong rate, okay, kahit yung mga kasama ko, mas malalaki yung sweldo sa akin, nasa isip ko na yon, hindi ako maiinggit, hindi ako makikipagpataasan, tatanggapin ko yung kasi yun yung hiningi ko, yun yung binigay sa akin. So, isa po yan, sa posibleng masira agad yung interview nyo, try nyo nang isipin, ano bang rate yung dapat yung hingin. And usually, ito suggestion ko, huwag kayo magbibigay ng saktong amount. Halimbawa, okay na sa akin na my asking rate would be from 18 to 22,000. Halimbawa lang naman, hindi ko naman sinabigin yung rate na hingin nyo. Kumbaga may range, magbigay kayo ng range. Huwag kayong magbibigay ng specific amount. Okay, para maging flexible. Pero syempre, expect mo na mas malamang piliin yung pinakababa. Okay, which is yung 18, di ba? Okay, ngayon may iba pa kasing factor sa salary negotiation. Binanggit ko yan doon sa isang video ko. Okay, and another thing, ano pa ba yung usual na tanong ng HR? Yung mga basic lang po, halimbawa, tell me something about yourself. Ano ba yung mga weaknesses and strengths ninyo? Where do you see yourself, no? 5 years, 10 years from now? Yung mga ganun ba? Kumbaga, tinitingnan kasi doon yung motivation ninyo, no? Bakit ka nag-apply sa company nila? Maganda rin siguro na may background check ka tungkol sa company nila. Baka matanong kayo, ano bang alam nyo sa company namin? Minsan tinatanong yan eh. So, mag-research ka din. Ano ba yung company nyo? Anong industry ba yan? Okay? Ano ba yung mga produkto dyan? Okay? Magandang mag-check din para makita naman nila, alam nila yun eh, no? Na nag-effort kang mag-research pag ganon. Okay? So, yung mga basic questions na yun, paghandaan nyo po yan. Okay? And again, isa pang tinitingnan po ng HR talaga dyan is yung inyo pong integrity. Siyempre po, titingnan kung yung mga nasa resume pong nilagay ninyo, totoo. And please, huwag nyo pong gagawing peke. No? Hanggat pag hindi mo kayang idepensa yan, ako madali po nilang makita yan sa body language and even the way you answer. So, mas maganda yun pong talagang qualifications and mga merong kayong achievements yun lang ilagay nyo doon. Okay? Usually, pag naging okay lahat yan, and kadalasan naman okay kagad lahat yan, no? Lalagpas na kayo sa HR, papasa kayo sa first part, dun kayo ngayon sa second part, which is the technical manager. Dun naman po sa technical manager, yan. Usually, yan ay magiging head mo. Or dyan ka na magiging reporting. Okay? Ngayon, ito po tandaan nyo, yun pong technical manager or magiging safety manager nyo, o ganon, di ba? Alam naman niya na bago pa lang tayo. Hindi yan magtatanong kaagad. Siguro, there are times na maaaring magtanong siya, pero usually, ang itatanong niyan sobrang basic pa lang. Like, marunong ka bang gumawa ng report? Marunong ka ba magsalita sa harap? Kaya mo ba? Mag-toolbox meeting? Okay, ang tinitingnan ng mga technical manager ganito eh. Ano ba yung natutunan mo sa training? Marunong ka bang gumawa ng report? Marunong ka bang mag-computer? Yung mga ganun, no? Marunong ka bang gumawa ng programs? Titingnan nila yon. And again, tandaan nyo, hindi po na-hire yung pinakamagaling. Ang na-hire po is yung nakikita ng manager na willing to learn and baka kasundo niya. Yun usually na-hire. Again, ako, ganun yung pananaw ko dyan. Hindi naman, porkit hindi ka na-hire, ibig sabihin, hindi ko yung magaling. Hindi po. Dalawang factor. Nakikita ng manager na coachable ka, no? And at the same time, makakasundo ka niya. No? So, dun palang pasok na yan, okay? And again, yun nga, tatanungin kayo, titingnan, kaya nyo ba magsalita sa harap? Please handle yourself very well pagkakaharap nyo na yung technical manager ninyo. Magiging boss ninyo. No? Since safety office yung na-apply natin, isa po sa, iwasan nyo pong patawa-tawa pag ini-interview. Okay? Tandaan nyo po yan. No? Iwasan nyo po kasi papagalitan kayo kasi you will titingnan kasi kung kaya mo bang mag-handle ng mga tao. Okay? Yun yung mga titingnan dyan. Okay? So, ano bang mga dapat reviewin? Yung mga basic na mga tuturo sa inyo sa training. Halimbawa, sa Oslo. Ano bang naalala nyo sa Oslo? Okay? Kung nasa construction kayo, DO13, try nyo reviewin. Okay? So, hindi masyadong ano yan eh. Hindi pa masyadong technical ang tanong niya kasi alam naman nila bago pa lang tayo. Okay? So, ako, naalala ko yung mga tanong sa akin nung bago pa ako. Napakasimple. Halimbawa, ito naman, Australian company, no? Pa-Australia dapat to. Tinanong ako nung manager, pag may nakita kang tao na walang hard hat, sinabihan mo, nagsuot.
pagbalik mo, wala ulit. Ano gagawin mo? Yung mga ganun ba? So, mostly situational cases. Okay? O nakita mo yung boss mo, nagbabiolate ng safety, ano gagawin mo? Yung mga ganun. Okay? Yung mga medyo situational, titingnan kung paano ka didiskarte. Okay? So, pag umarap sa technical manager, pakita mo na kaya mo mag-handle ng tao, mapagkakatiwalaan ka, kaya mong humawak ka ng responsibilidad. And again, sobrang makakatulong kung medyo meron ka pang mapapakita sa kanya na knowledge mo about sa safety standards. Okay? So, DO198, DO13, and so on. Reviewin nyo po yan. Okay? And usually, pag nakapasa kayo dyan, isang paan nyo, no? Nasa kumpanya na sigurado yan. Okay? So, posibleng sa kanya pa lang, matapos na lahat, pero may iba pa kasing company na may isa pang pagdadaanan, which is someone from the top management. No? Iba naman po, gaya na sabi ko, dadaan sa top management pa. Sino naman yun? Yung boss ng boss mo. Siya naman yun. So, kasi po, hindi ka man magiging reporting or masyadong visible sa kanya, pero magiging under kanya, bracket, nasa bracket kanya. Yun nga lang, syempre, yung boss mo, doon ka reporting. Pero yung boss yun ng boss mo, ulitin ko. Okay? So, syempre, gusto niya kilala niya rin yun. Okay? Again, as long as kaya mong i-handle yung sarili mo and totoo yung mga sinasabi mo, hindi mo in-exaggerate, okay? Usually, magiging okay naman yan. Ang magiging tanong na sa'yo dyan, kailan ka, ayun pa pala ha, kailan ka pwede mag-start? Okay? Paghandaan nyo rin yung tanong na yan. Kailan ka pwede mag-start? Pwede ka ba bukas? Pwede ka ba next week? Okay? Kasi minsan nakagulat yan, lalo na kung magre-relocate ka pa. Ayun pa isa, paano pag i-assign ka malayo sa bahay mo na mag-stay in ka? So, yun yung mga ilang questions. Pag ganun na mga tanong sa'yo, okay, usually, ibig sabihin nun, halos ma-hire ka na. Okay? So, top management, again, tatata ka sa kanya. Hindi mo man siya masyadong nakakausap or makakausap palagi, pero sigurado kilala ka niya. So, again, we have the HR, the technical manager, and someone from the top management. Posibleng isa lang dyan na mag-interview sa'yo. Posibleng hindi ganun kapormal. Pero ano ba naman yung paghandaan mo? What if tatlo yung kailangan mong harapin? And usually, may mga ganong companies. Okay? And again, minsan po bibigyan kayo ng chance magtanong. Okay? So, since entry level pa lang tayo, most questions would be, pwede nyo itanong, may suporta ba yung management? Yung overtime, hanggang anong oras ba? Bayad ba? Yung mga ganong pwede nyo naman itanong yan. Di naman masama yan, no? And, kailan kayo pwedeng mag-expect ulit ng call about sa feedback? Or pwede bang ikaw yung tumawag to follow up your application after ng interview. Pwede nyo naman itanong din yan. Okay? Wala pong masama dyan. And make sure, mag-follow up po kayo. Okay? And again, pasalamatan nyo po. Kada natatapos yung isang taong nag-interview sa inyo, always thank them for their time na binigay po sa inyo. Okay? And so, that's it. Again, some few reminders lang po, no? So, hindi ko naman masyado dinitalye kasi hindi naman natin talaga totally alam kung ano yung posibleng itanong, no? Pero again, at least may idea na kayo. How to prepare, ano yung mga simpleng bagay na makakasira sa simpleng interview natin. Naka-focus ka sa interview masyado, na-late ka naman. Yung mga ganun ba? So, yun po yung mga iwasan ninyo. Okay? So, again, maraming salamat po ulit. Don't forget to subscribe dito po sa ating YouTube channel for more videos. Hanggang susunod po ulit. Salamat po sa inyo.